Tol, sure ka na ba sa papatato mo? Oo, tol. Just do it. Tanginang yan, just do it agad. Tulad nga ng sinabi ko, kailangan nating pag-isipan ng mabuti kung ano yung mga ipapatato natin sa katawan natin. Kasi nga, mag-i-stay dyan habang buhay. At hindi na ako kumakanta ngayon. Kasi nakahanap na naman ako ng mga taong hindi nag-iisip ng mga pinapatato nila. Ako nga pala si Dencio. At sa videong ito, ipapakita ko naman sa inyo yung mga taong nagpatato ng hindi nag-iisip. Kaya sinasabi ko sa inyong lahat, pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung mga ipapatatak nyo dito sa katawan nyo, kasi nga mag-i-stay dyan. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Paghawak ko na ang mikropono na ko. Bawat bobong tanong may dilo sa pong sagot. Mag-aral lang mabuti, yan ang dapat kong gawin. Kaso nga lang pati masama, inaral ko na rin. Tsaka... No regrets. Okay. No regrets. Ang ganda lang simula natin ah. Tomorrow never knows. Butang ina mo. Hindi mo talaga alam kung anong mangyayari bukas, pero nalimutan mo rin na A yung nilagay mo, imbes na O. So ayun nga, kung magpapatato ka, kailangan mong isiping mabuti. At kung wala kang maiisip, huwag ka munang magpatato. Take your time. Take your time para mag-isip ka kung ano yung ipapatato mo. Warning, tattoos are permanent, bro. Okay lang din tong ipatato kasi nga parang binibigyan mo na ng babalay yung mga tao para malaman nilang permanente yung tato. Ibahin natin ngayon. Noong bata ka ba nanonood ka ng Slam Dunk at kilala mo si Akagi? Akagi. Ito siya o, oh, Akagi. Kaya kung nagtataka kung anong nangyari kay Akagi, ito na siya. Death before dishonor. Okay na sana, pero dishonor eh. Kahit siguro correct spelling yung tatong to. Kung titignan mo, parang yung nagtato grade 2, yung natututo pa lang silang magsulat. I don't understand females. Ako rin, hindi ko rin naiintindihan yung mga babae. Pero, hindi ko rin maintindihan kung ba't yung spelling mo ng females ay F-E-A. Pati ikaw, hindi na rin kita maintindihan. Live without regrets. Uso na ba talaga ngayon yung mga tatong nagkukulangan? Yung magpapatato ka ng regrets eh. Huwag mong lagyan ng G-tol para kakaiba. Kakaiba yan. Nag-uuso ba? Ridiculous. Stig. No regrets. Okay na yung spelling, di ba? Bakit parang nagtato ka nung lasing kayo? Lasing yung artist? Lasing ba yung artist mo? O talagang yun lang talaga yung design mo? Mga gawain to ng mga walang magawa sa buhay? I'm awesome. Okay na sana. Pero nalimutan mo yung E. Oo na sana. Pero nakalimutan mo yung E eh. Kaya naging baduy ka tuloy. Alam mo yung rectangle, triangle, mga ganon, di ba? Pero may nagpatatong, no, my mom is my angel. Angel ang puta. Stay strong no matter what happens. What happens with the letter H. Sana may barkada akong ganito, no? Sa tuwing may kaaway ka, tapos naglalakad kayong dalawa, di ba? Lalakad kayo. Hindi ka pa nagsasalita. Alam mo na. Fuck you. Wow. Smoke weed. Matindi ka, tol. Siguro, tamado yung tumato sa'yo. Wala akong pambayad pang tatu, tol. Bigyan na lang kita ng chonke. O yan. Sige, hit-hit muna tayo. Tapos nung nakahit-hit na sila, nung high na sila, o tatakon na kita, smoke high. Ito yung pinakamasarap na kasama pag paborito mong laruin yung dama o kaya gustong-gusto mong maglaro ng chess. Kahit saan ka magpunta, may board ka na. Yan, may board ka na, may kalaban ka pa. Diba? Astig. Siyempre ako rin, nagpapasalamat din ako sa nanay ko kasi nga, binigyan niya ako ng buhay. Pero itong batang to, thanks mother for my life. Sabi nila, walang Pinoy. Eh ano, nakita ko, Jollibee. Okay na sana yung Jollibee. Pero nilagyan niya ng malaking burat dun sa pisngi niya. Tapos tatanungin, tol, ano yan? Burat, tol. Anong ibig sabihin? Kumakain ako ng burat. At kung burat yung kinakain ng isa, eto naman, pussy eater. Hindi mo na kailangan tanungin kung babae ka, tapos nakita mo siya? Pussy eater. Alam mo na. Alam mo nang kumakain siya ng mga sushi. Kumakain siya ng raw. Natuklasan ko na. Kung may barkada ka, katropa kang may anghit, may putok, malakas yung putok, sabihin mong magpatato siya ng ganito. Para pag tinanong, oy, may amoy anghit, tol. Hindi, tato ko lang yan. Ayan o. Oh. At alam ko namang mahirap when the kilay is light. Mahirap gumawa ng kilay. Tip ko lang sa mga babae, tiisin nyo lang yan. Huwag nyong gayahin to. Huwag. Pangit tignan eh.
tiisin nyo na lang, mag-drawing na lang kayo ng kilay dito instead na magpatato kayo kasi hindi na yan matatanggal. Ang astig pag may lion ka o kaya tigre na mga tattoo, di ba? Pero itong lalaking to, may tigre siya. Yun nga lang, nasubrahan sa pagkain yan, tumaba. Naalala nyo rin yung YOLO, yung mga tite. Nakita ko na kung sinong nagpatato nun. Yun nga lang, walang muka. Ayan o. Don't let the past make your decisions for today. Decisions. For. Wow. Buti pa to pinatato niya lang, Star Wars. So, di ba ang astig? Nakahawak lang siya ng sandata. Star Wars lang yan. So, ayun nga. Kahit anong mangyari, keep smiling. Kasi nga, maraming pagsubok sa buhay. Pero hindi pagsubok ang pag-iisip kung ano yung ipapatato mo. Clearly, I have made some bad decisions. Yeah, you just did, man. You just did one. Ayun na naman yung mga tattoo. Yung mga halimbawa ng mga tattoo. Kung bakit natin kailangan pag-isipan ng mabuti kung ano yung mga ipapatato natin. Ipapatato. Yeah, ipapatato. Oh, yan, nabubulol na ako. Yun, kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Payong kapatid, pag-isipan mo ng mabuti kung hindi mo pa alam yung ipapatato mo, huwag ka munang magpatato. Yun lang sa araw na to. Yun lang sa video ito. Kung may plano ka bang magpatato, pag-isipan mo ng mabuti yan. Kasi nga, mahal. Tapos, pagkatapos nun, mahal pang magpabura. Tapos, masakit. Ha? Pag-isipan mo mabuti. Ayun, ako si Dencio. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa baba. At i-like na rin yung video. I-share mo. Tag mo yung mga kasama mo may planong magpatato. So, ayun. Babush!